Tas na talagang maraming kumakain sa mga kalinderya rito dahil malapit lang yung eskwelahan. Gaya ni Miss na ang kinakain pa yung madaling mapanis. Anong ano yan tawag dyan? Little Express. Yan yung paborito mo talaga. Minsan hindi pa sumakit ang tiyan mo. So, paano pag kumakain ka, inaamoy mo ba muna kung makapanis na? Hindi po kasi alam ko naman kung hindi panis na rin. Ah, sigurado na kayo dito. Paano nyo ginagawa para hindi mapanis yung mga iluluto mo maigi para ano, bago mo lagyan ng gatas, lulutuin mo muna maigi. Ano po yung mas mabilis na mapanis? Yung may mga sarsanaan, wala niyan mga sarsiado. Ay, may kamatis. Sa katabing tindahan, masarsari ng karamihan sa itinitindang ulam. Ito raw kasi ang tinatangkilik ng mga customer. Manang ano to? Minudo? Caldereta. Tapos, and another gatao. Madali mang mapanis, mabentang mabenta rin daw ang mga pagkaing may sahog na kamatis at iba pang tomato products tulad ng ketchup at tomato sauce. Gayun din yung mga may halong gata, gatas, itlog at mayonnaise. Pero may epektibong iwas panis naman daw, malinis na preparasyon at maingat at wastong pagluluto. Higit sa lahat, off-limits ang sinag ng araw sa mga nakatiwangwang na paninda. O pag tanghali, iniinit namin ito para hindi mapanis. Kasi pag hindi po iniinit, sigurado panis. Yung mga pagkain, may mga certain temperatures na mamimaintain para maganda ang kanilang na maayos ang pagkakaluto, maayos ang pagkakaprepare, dapat at a certain temperature, hindi sila masyadong nabibilad sa mga araw. Mas maganda siguro kung magpe-prepare tayo ng mga pagkain yung enough lang para hindi na tayo magtitira pa. Dapat ding mag-ingat sa panis ang mga isahan lang kung magluto para makatipid. Tulad ni Vicky na pareho na ang ulam sa pananghalian at tapunan. Ganun ang ginagawa namin para medyo tipid. Yung pag nagluluto ako sa tanghali, diretso na ng hapunan namin. Pag sa gabi, pinakukuloan ko na lang. Kung dito may iwasan, tip ng mga eksperto, tiyaking walang kakaibang amoy o may namuong bula sa mga pagkain bago kainin ang inuulit na ulam. Kung duda, itapon na lang daw ito kaysa naman masakripisyo ang sikmura. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Sa ibang balita, tuloy pa rin daw ang illegal na pangingisda ng mga Chino sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tatlong bagong Chinese fishing vessel ang dumating sa lugar. Pero hindi raw ito malapitan ng Philippine Coast Guard dahil sa dalawang nakaharang na surveillance vessels ng China. Narito ang report ni Mackie Pulido. Tumatapang man ang mga pahayag ng Department of Foreign Affairs, tuloy pa rin ang illegal na pangingisda ng mga Chino sa Panatag o Scarborough Shoal. Sabi ng DFA, may bagong dating na tatlong Chinese fishing vessel sa lugar. Pero hindi sila malapitan ng Philippine Coast Guard dahil nakabantay ang dalawang maritime surveillance vessel ng China. Hindi man makaporma ang Coast Guard, tumitigas naman ang posisyon ng DFA sa Scarborough Shoal na tinatawag sa Pilipinas na Panatag Island at ngayon ay tatawagin na rin Baho de Masinloc o ibig sabihin ay bahagi ng bayan ng Masinloc sa Zambales. Baho de Masinloc daw kasi ang historical at official name ng lugar. This is the official name of the Scarborough Shoal and which we used in our baselines law, RA 9522. And the Panatag Shoal could be seen in international maps. Kung batayan daw ng China ay kasaysayan, meron din yan ng Pilipinas dahil na mapa na ito noon pang 1700s. Pero sa modernong panahon, wala naman na raw saysay ang mga historical claim. Tinatayuan ng Pilipinas sa mga international law na nagbibigay ng sovereign rights o karapatan sa yamang dagat sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone at full sovereignty o pag-aari dahil noon pa man ipinakita na ng Pilipinas na teritoryo niya ang Baho de Masinloc. Philippine flags have been erected on some of the islets of the shoal. In 1965, the Philippines also built and operated a small lighthouse. Baho de Masinloc was also used as an impact range by Philippine and U.S. naval forces stationed in Subic Bay in Zambales for defense purposes.
At kung sinasabi ng China na noong unang panahon pa ay doon na nangingisda ang mga Chino sa sobrang lapit daw ng Bajo de Masinloc sa Zambales, noong unang panahon pa rin daw ay nangingisda na roon ang mga Pinoy. Hindi nga raw pangingisda ang ginagawa roon ng mga Chino kundi poaching dahil mga endangered marine species ang inaani o kinukuha nila roon. The evidence called by the Philippine Navy showed clearly that these are poaching activities which is illegal in the Philippines and illegal under international law. Kaya hinahamon ng DFA ang China na ayusin ang standoff sa International Tribunal for the Law of the Seas o ITLOS. Para maging legally binding ang desisyon ng ITLOS, dapat pumayag ang China na lumahok sa international intervention. Pero wala pa rin sagot ang China tungkol dito. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting. Bubusisiin po natin ang issue ukol sa standoff sa Panatag Shoal mamaya sa forum kasama si Maring Winnie. Makasama po natin si DFA Assistant Secretary Gilbert Asuke. Malabo raw na maaprobahan ang petisyon para sa 90 peso across the board wage hike ng TUCP para sa manggagawa dito sa Metro Manila. Yan ay kahit papalapit na po ang Labor Day. Darito ang report ni Marisol Abdurrahman. Wala na lang 2 linggo bagong araw na mamanggagawa. Pero hanggang ngayon, nasa consultation stage pa rin ng NCR Wage Board ang petisyon para sa 90 pisong across the board wage hike na inihaya ng Trade Union Congress of the Philippines noong March 10. Ay sobrang nasa paghihigpit ng sinturon. Baka sumabog na po ang aming tiyan sa paghihigpit. Kapos na po talaga ang sinisildo namin. Sumasapat pa ba ang sahod na tinatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila? Pero sa takbo ng diskusyon sa Wage Board ng Metro Manila, lumalabas na malabong aprubahan ang petisyon. It will result into either high inflation, and high inflation will result into unemployment. Dahil bakit? Halimbawa, minandate natin yan, ganun kalaki yung gagastusin as an overhead outlay ng mga employers. What they will do as a normal defense mechanism or self-preservation is they will downsize their operation in order to pay them. May mga employer na tanggap daw na kailangan taasan ang sahod, pero di matiya kung magkano ang kaya nilang ibigay. Hindi naman po pwedeng para lang mabuhay yung isa, kailangan patayin yung ating partner. Maari magbigay pero barya lamang pong ibibigay ng kapitalista. Bukod sa mismong halaga, kailangan pang alamin kung may maituturing na supervening condition o sapat na dahilan para sa dagdag sahod. Kung wala ito, kada isang taon lang pwedeng magpatupad ng wage hike. Mayo nung nakaraang taon na magbigay ng dagdag na 22 peso cost of living allowance o COLA sa mga empleyado sa Metro Manila. Sa ngayon, nasa 426 pesos ang minimum wage sa NCR. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting. Mga personalidad na pasok sa 100 Most Influential People ng Time Magazine, kilalanin kung sino-sino. At parasailing sa Davao, patok sa mga turista. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.